Hello at welcome sa isang webinar presentation tungkol sa maikling pagpapakilala ng hydroponics. Ako si Malvin P. Gonzales, graduate ng BS Agriculture, Horticulture Major sa UPLB. Ano nga ba ang hydroponics? Ang hydroponics ay isang pamamaraan o teknolohiya ng pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa bilang taniman o media ng mga halaman. Sa halip na itanim sa lupa, ang mga halaman ay tinatanim karaniwan sa cocoa wire dust, sa rock wool, o sa horticultural foam. Ang mga nasabing media o taniman ay nakalubog o nakababad sa nutrient solution o tinunaw na abono na ginawa para sa hydroponic system. Ito ay upang ang kanilang mga ugat ay maka-absorb ng sustansya para mabuhay at lumago. Saan nga ba nagsimula ang hydroponics? Ang hydroponics ay unang naobserbahan ni John Woodward noong 1699. Ayon sa kanya, ang spearmint o isang uri ng herb na mabango, actually ito yung ginagamit sa bubble gum, ay mas maganda ang tubo o paglago kapag itinanim sa tubig na hindi puro kesa sa tubig na puro o yung distilled. Sa isang experiment na aking isinagawa, makikita rito na ang mga lettuce na tinanim sa tubig na may nutrient solution ay mas malago at mas maberde ang kulay. Samantalang ang mga lettuce na tinanim ko sa purong tubig lamang ay madilaw at masyadong maliliit. Tapos, ang unang commercial success ng hydroponics ay nangyari sa Wake Island noong 1930s. Itong islang ito ay walang lupa, rocky atoll ito, parang corals na nakaangat lang sa tubig. Kaya puro bato ang pinakalupa dito. Kaya ang mga gulay ay tinatanim sa tubig na mayaman sa nutrients. Oh, bakit ba tayo mag-hydroponics? Sa katagalan, ang hydroponics ay naging kilalang teknolohiya na nakakatulong sa mga magsasaka at mga simpleng tao sa buong mundo. Ito ay upang A. Makapagtanim kahit sa mga maliliit na spasyo or lugar. Ang hydroponics kasi ay may potensyal na gawing pataas ang pagtatanim o pagsasaka or ang tinatawag na vertical farming. Makikita sa halimbawang ito na ang mga lettuce ay tinanim sa isang hydroponics na NFT or nutrient film technique na may limang baitan. Dahil dito, mas maliit na espasyo ang kailangan kumpara kung itatanim diretso sa lupa. Dahil sa hydroponics, pwede tayong makatipid sa tubig ng up to 90% compared doon sa tinanim sa lupa. Makikita dito na yung ginagamit na tubig sa nutrient film technique, isang uri ng hydroponic system, ay bumabalik sa tangke kung saan nagmula ang tubig. So itong tubig na ito ay umiikot sa hydroponic system at hindi ito nawawala o natatapon papunta lang sa lupa. C. Mas mabilis ang paglaki ng mga halaman sa hydroponics kesa sa tanim sa lupa. Ayon sa mga pag-aaral ng nagawa, mas mabilis ng 2 beses ang pagtatanim sa hydroponics kesa sa lupa. D. Dahil sa hydroponics, pwede tayong makapagtanim sa lugar na walang matabang lupa o sa lugar na highly urbanized gaya ng nasa loob ng condominium at mga apartments. Sa paggamit ng indoor lights or grow lights,
pwede tayo makapagtanim sa loob ng isang bahay. So isa pang halimbawa, makikita na gamit ang grow box na may grow lights, makikitang sa taas lang ng refrigerator nakatanim yung mga halaman. E, ang isa sa pinakamalaking benepisyong makukuha sa pagtatanim sa hydroponics ay hindi na kailangang magdamo o mag-weeding dahil hindi nga ito nakatanim sa lupa. Makikita dito sa litratong ito na ang isang plot na napabayaan ay makikitang puro damo lang ang parang nakatanim. Pero actually may nakatanim naman pala. Makikita dito ang anim sa mga pinakakilalang klase ng hydroponic system. Andito yung nutrient film technique, deep water culture, wick system, event flow, drip system at aeroponics. Sa Pilipinas, ang pinakasikat ay ang nutrient film technique na ginagamit kalimitan sa mga commercial farm operation. Yung deep water culture naman, o yung iba ang tawag ikratki, ito yung ginagamit ng karamihan sa mga bahay-bahay lamang. Ang ginagamit ay binutas sa styrofoam na nandoon sa loob yung nutrient solution. Alright, sa pagkakataong ito, ay magagawa tayo ng sample ng pag-setup ng hydroponics na ang gagamitin natin ay deep water culture na walang aeration o tinatawag na kratki. Ang nutrient solution na gagamitin natin ay ang snap na gawa ng IPB na galing sa UPLB. Ang mga susunod na video clips at mga pictures ay ang mga hakbang na gagamitin natin sa pag-setup ng hydroponics. Una, mag-seed germination at nursery process muna tayo. Sa seed germination, ang isang paraan ay ang paggamit ng binasang tissue. Doon ilalagay ang mga seeds ng mga 2 hanggang 5 araw. At pag ito ay nag-germinate na, pwede na itong i-transfer sa kusot or kung sa aking technique, sa pump ko nilalagay na nakababad na sa nutrient solution. Thank you.
Ayan. Dito po nagtatapos ang ating talakayan o webinar sa hydroponics. Maraming salamat po.